bantay ba, parang nakakaantok. Pero ganito naman pag ano, pag oras na ganito, medyo mahina siya kasi yung iba pumasok na sa ano, sa eskwelahan. Naranasan niyo na ba mag ano, magtinda ng ano, ng sari-sari store o kaya yung mini grocery, ganyan? Ako kasi dati meron akong ano, yung parang mini grocery, nag-aano kami, nag-wholesale na kami doon. Kaso ang namamahala nun yung ano, yung kaibigan ko, kasi malayo yun dito sa lugar namin, bali sa may Commonwealth siya. Tapos umuwi kami dito sa may ano, sa may North Caloocan, kaya medyo malayo. Tapos tanghali na ako na nakakapunta doon. Nagbubukas kami ganyan mga alas 5. Ang natutulog doon bali yung pamangkin ko na lalaki. Tapos sumusunod yung ano, yung kaibigan ko. Tapos ako nakakapunta minsan alas 11 na, makakarating ako doon mga alas 12. Ganyan, lalo na pag ano, pag may traffic. So mahabang oras yung ano, yung wala ako doon. Kaya ako kasi pag ano, pag nagtiwala ako, tiwala talaga, yung parang walang pagdududa, ganun ba. Hanggang sa isang araw, may pumunta doon na ano, pumunta doon yung dati kong kaibigan, naka-close din niya. Sabi niya sa akin na ano, na Marge, alam mo, kumukuha talaga siya ng ano, ng pera. Sabi ng ano, nakita ko talaga siya yung ano, yung bali pinamasahin natin. Galing yun dun sa ano, sa Maykaha. Nakita ko talaga ng dalawang mata ko na ano, na kinuha niya yun doon. Ako parang ngumiti lang ako, parang dinidma ko lang yung kasi ano, kasi ang isip ko baka mamaya sinisiraan. Hindi naman talaga yung dalawang mata ko ang ano ba, ang nakakita. Hindi kasi ako naniniwala ng ano, ng pag yung sabi-sabi lang. Gusto ko yung ako ang makakita. Tapos pag ang ginagawa ko kasi pagka gabi, pag nagsara kami, magiiwan ako doon ng ano, ng pera, yung pampalit pagka umaga, pag magbubukas sila, halimbawa ganyan 1,000, ganyan. Magiiwan ako ng ganyan 1,000 na tigbi 20, 1,000 na ano, na tigsi 50, tapos 1,000 na tigo 100, at saka mga baraya, ganyan. Kasi para pag may bumili sa kanila, meron silang ano, meron silang barya. Tapos ganun ang ano, ganun ang ginagawa ko. Tapos pag ano, pag pinapalitan nila yun, tapos nilalagay lang nila dun sa may ano, sa may kaha yung ano, yung pera na iniwan ko. Tapos nakaugalian ko na kasi tiwala nga, nakaugalian ko na na ano, na hindi ko binibilang kung magkano ang iniwan ko pag kinagabihan, pagka sunod na araw pagpunta ko doon, kinukuha ko lang yung pera, hindi ko talaga siya ano, binibilang. Tapos isang araw nung pumunta ako doon, ewan ko ba kung bakit naisipan ko na bilangin ko yung ano, yung pera na iniwan ko nung kinagabihan. Tapos kulang talaga yun. Tinanong ko yung pamangkin ko kung may binili sila o may binayaran sila. Sabi naman ng ano, ng pamangkin ko, wala daw. Kaya hinantay ko na ano, na kasi wala siya doon eh, hindi wala siya doon, umalis yung kaibigan ko nung araw na yun dahil may pupuntahan. Inantay ko siya na ano, na mag-text, halimbawa ganun ginamit niya ang pera, wala akong natanggap na text. Tapos siguro mga ano na yun, mga alauna na, hindi pa rin siya nagte-text na gano'n, na may pera na hiniram siya. Bali yung dati kong kaibigan nagsabi sa akin na nangungupit kasi ka-close din niya yun, yun ang nag-text sa kanya na ano, na Marge, may ano ba, may kinuha ka bang pera dito kasi may ano, may nawawala. Ay, hindi ko ano yung eksaktong pagkasabi niya. Tapos siguro makalipas ang mga dalawang oras, saka siya nag-reply. Sa akin na siya nag-reply na ano, na sabi niya may hiniram daw siyang pera. Inisip ko lang, paano ba ano, paano pala kung hindi namin na ano yun, na paano kung hindi ko binilang yun, di ba? Parang patuloy lang na
na ganun ang mangyayari. Kaya pala sinasabi sa akin no, ni Nels na alam mo, di mo ba napapansin tuwing maaga ka pupunta sa ano sa tindahan, malaki ang sales ninyo. Pero pag tanghali na yung ano yung punta mo doon, kaunti yung ano, kaunti yung sales ng ano ng tindahan na ano tindahan niyo. Pabalik-balik. Kaya ganun ang ano, ganun ang nangyari. Hindi ko naman siya sa ano sa pinaalis kasi parang wala akong lakas na ano ba na paalisin siya. Kaya parang minadali ko na lang yung nailipat sa medyo malapit na lugar dito sa amin. Tapos sabi ko ako na lang ano ang magbabantay kasi kaya ko naman. Meron naman kasi nagbabantay dito sa ano, dito sa shop noon. Kaya ako na lang ang magbabantay, sabi ko sa kanya. Wala akong lakas na ano ba na paalisin. Minsan yun ang kinatatakot ko eh, yung ano ba, yung parang matuklasan mo yung ano, yung totoo, natatakot na masira yung pagiging magkaibigan, di mo alam kung anong sasabihin mo, kung masama ba o hindi, ganun ba, ganun ang nakakatakot sa mga ano, mga ganyang sitwasyon na parang hindi honest ang ano ba, ang pagiging, pakikisama sa iyo kahit ano, kahit totoo ang pakikisama mo sa kanya. Kaya ang natutunan ko dun sa ano sa leksyon na 'yon, kailangan pag ano pag may tinda ay may business ka, kailangan focus ka talaga pagdating sa pera, kailangan i-monitor mo. Pag nag-inventory kayo, kailangan ikaw talaga ang ano ang mag-i-inventory. Pag-aralan ng mabuti ang ano ang negosyo, kung ito ba talaga ay kumikita kahit ibang tao yung ano yung humahawak, ganun. Kasi nung ano nung nilipat ko yun, doon ko na pansin na ano na malaki din pala yung ano yung kita ng ano ng ano na yun ng tindahan na yun. Kaya lang ang kaso nung ano nung nagtagal na yung ano yung tindahan na yun, yung nagbabantay dito sa shop umuwi siya tuwing Mayo, tapos nagsasara yun kasi wala nang nagbabantay, bali ako at saka yung ano yung pamangkin ko ang ano. Pagdating din ng ano ng Mayo, umuwi din yung ano yung pamangkin ko kasi ano nga piyesta sa kanila. Kaya napagdesisyon na lang namin na ano na isarado yung tindahan namin. Tapos bali yung pera na ano na nalikom doon, dinagdag na lang sa pang paggawa ng apartment. Ganyan yung ano yung kwento ng ano ng apartment. Sinara namin yung ano yung tindahan, tapos ang pinalit namin ng apartment kasi parang ano ba, parang ang apartment isang ano lang, isang gastusan lang ba, magagastos ka ng ano ng malaki nga ang ano ang puhunan ng ano ng apartment, pero pagka ano o kaya paupahan, pero pagkatapos mo ng magpagawa, tumatanggap ka na lang buwan-buwan ng ano ng renta. Kaya ngayon ko lang na ano na realize na ano ang ganda pala ng negosyo na ano na paupahan. Salamat sa pakikinig at sa panonood. Subscribe niyo po ang channel ko. Salamat.